Ginaygay namin at binagtas namin ang 15 oras na napakatagal at lumakad kami ng 45 minuto para lamang sa isang tato. Alam po ba ninyo ang tato dito sa Buskalan, Kalinga, kung saan ang tato nung unang panahon ay ipinagbabawal. Ang sabi nga sa Old Testament, ang tato ay abomination to God. Pero tatandaan ho natin, nagbabago ang istorya, ang kasaysayan. At mula dun sa kulungan, ang mga taong may tattoo nun ay tinatawag na mga kriminal. Pero dumating naman yung panahon, ang tinatawag natin ay expression of art. Ibig sabihin, kapag may tattoo ka ngayon, ay hindi ka na kriminal, kundi in na in ka sa tinatawag natin the new world. Pero ang babaeng ito ay dinadayo, hindi lamang ng mga Pilipinong turista, kundi mga banyaga pa, para lamang po magpatato sa kanya. Kung saan makikita natin ang kagandahan nito, ang pangalan niya ay Maria Ogay, o mas kilala sa tinatawag na Whang-od. Si Whang-od po ay 104 years old. Kung saan siya ang tinatawag na the last o tinatawag ang huling mambabato. Sa inyong mga nakikinig sa akin, ang iba ang batok ay alam nila, pero dito ang pambabatok po ay pagtatok. At kilala rin po siya sa tinatawag natin the oldest mambabatok. Kaya nasa kanya ang tinatawag nating dalawang klase. At alam niyo po ba, ang tattoo sa kanila ay tanda ng warrior. Isa kang warrior. Pag may napatay ka, headhunter po ang tinatawag nating Butbut Tribe, kung saan naghahanda sila at nilalagyan ng tato. Pero sa kababaihan po tulad ho ni Whang-od ay tinatawag para sa kanila isang kagandahan na matatuan, isang bagay na maganda. Ganun po ang istorya ng pagtatato. Hindi uto. Kaya nga ho, nagkaroon ng problema sa isang banyaga dahil ang kultura ay hindi alam nila. At ang kagandahan dito sa kanila, isa itang kultura na maaaring ipamana sa kanyang lahi. At alam niyo po ba, si Whang-od po ay dalaga lamang, kaya hindi niya may papasa sa iba. Pero maganda, meron siyang dalawang pamangkin na trainees o tinatawag natin apprentices. Kaya ang at lalo pong sumikat ang lugar na ito dahil siya po ay nais itanghal bilang national tattoo artist. Professional urik talaga. At katulad dito, ito po yung tinatawag nating tinik ng suha. Yan po yan. At pupukin ng bamboo. At ang ginagamit na tinta ay hindi, ay matindi. Kaldero ho, puwet ng kaldero. Ganun yung palupi. Kaya, ang gagawin ko po ay magpapatato ako, iakda ko ang kanyang lika sa aking balat upang manalaytay sa aking ugat. At darating ang araw, ang Whang-od ay tatanghaling National Tattoo Artist. Life really works.